Ayan. Live na rin tayo sa FB mga boss. So paki-share, paki-tap, todo tap tayo, todo share tayo. Ayan. Live na tayo. Magandang gabi. Pwede bang pakisulat? Pwede bang pakicomment, pakitype kung saan kayo galing mga boss? Saan kayo galing? Anong lugar pinanggalingan nyo? Pakilagay para ma-shoutout natin. Hello sa mga taga Cavite, Laguna, Batangas. Magandang gabi sa inyo mga boss. Hello sa mga taga Silang, Boracay. Yan. Hello sa mga taga Marikina. Hello sa mga taga NCR. Magandang gabi sa inyo mga boss. Magandang gabi sa inyong lahat. Sige, 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 sige. Yan. Magandang gabi sa inyo mga boss. Paki-share, paki-tap. Okay. Dabao, Bicol. Teka lang yung mga request nyo mga boss. Okay. Siyempre, kalmahan nyo lang. Kailangan nyo malaman bakit ngayon lang ako uli lumitaw eh, di ba? Bakit ngayon lang ako uli nagpakita sa inyo eh. Alam ko naman na-miss nyo ako, na-miss ko rin naman kayo. Pero kailangan nyo malaman, siyempre. Bakit ganito ang nangyayari sa atin? Ano? Medyo mainit, no? Ayan. Dita, welcome back. Salamat. Di tayo tatahimik, siyempre. Yan. Sige mga boss, paki-share tong live stream natin. Sige. Magandang gabi po sa inyo lahat. More than mga 2 weeks, no? 2 weeks mula nung huli ako nag-content, nag-post. Ang kung matatandaan nyo. Tama ba mga boss? 2 weeks mula nung huli akong nag-content, nag-post ng content, tas after nun, medyo may hupa. Hindi nyo, may mga nagtatanong, puta, buhay pa ba to si Ellie? Ano nangyari kay Ellie? Marami ring nag-chat-chat, marami ring nag-tawag dito, marami ring nagtatanong kung kumusta ako, concerned, kumusta ako, buhay pa ba ako, ano nangyayari? Kasi nga, walang post eh. Walang live, walang anything. So gusto ko ipaalam sa inyo, ano yung mga recent na nangyari for the past 2 weeks, ano? Una mga boss, di ba kung natatandaan nyo meron akong kaso, yung cyber libel. Natandaan nyo meron akong may mga sinampa na kaso laban sa akin yung mga politiko. Una dyan, yung sa Manila City, tapos meron pang mga sumunod na cyber libel case sa akin. O ngayon mga boss, doon sa unang cyber libel na sinampa laban sa akin, indicted ako. Indicted ako mga boss. Biruin nyo yun na indict ako. Ano ibig sabihin ng indictment? Ano ibig sabihin ng indicted? Yung prosecutor's office nakakita ng probable cause doon sa kasong sinampa laban sa akin. Okay? So ang kaulugan noon, mula sa prosecutor's office, itataas na sa korte yung kaso ko. Nasusundan yung mga boss. So, yung prosecutor's office, itinaas na yung kaso sa korte. Ayan. So, ngayon, nandoon na yung kaso. Okay? Kaya ako tahimik, kaya hindi naman tahimik. Hindi naman na wala, ano? Kinailangan lang na gamitin yung ilang linggo, ilang mga araw, para makipag-usap sa mga lawyer tsaka sa mga kaibigan at mga supporter para maihanda, no, para maghanda doon sa mga kasong inaharap at pupwede pang harapin na kaso. Right. Ngayon sa mga nagtatanong, sino ba 'yung nagkaso doon sa ano? Sino ba 'yung nagkaso doon sa akin sa Manila City Hall? Okay? 'Yung nagkaso sa akin mga boss, si Dr. Martin Pangan. Okay? Si Dr. Martin Pangan ang nagkaso sa akin. Sino ba si Dr. Martin Pangan? Siya ang City Health Officer ng Manila City. Okay? Bakit niya ako sinampahan ng kaso? Ayan. Bakit ako sinampahan ng kaso ni Dr. Martin Pangan? Kasi gumawa daw ako ng libelous remarks laban sa kanya nung binanatan natin yung Manila Health Permit na inaayawan ng mga manggagawa. So sabi niya, siniraan ko daw kanyang pagkatao, kanyang puri. Libelous remarks. Okay? So,
nung nag-preliminary investigation sa prosecutor's office, so dalawang hearing 'yun, no. Submit tayo ng position paper natin, submit tayo ng counter affidavit, etc., etc. So after a while, no, naglabas ng resolution indicting me doon sa cyber libel case na 'yon. Ngayon mga boss, magpapiansa tayo, okay? Kailangan nating magpiansa to ensure my temporary freedom. Right? Kasi nga indicted na ako eh. So magpapiansa tayo, kasama siyempre mga lawyer, kasama yung mga supporter, mga naniniwala sa platform natin, to ensure my temporary freedom. Hindi lang ito pagsisigurado ng temporary freedom. Ito ay pagkilala doon sa legal na proseso na meron tayo. Okay? So magpapiansa tayo para pumaloob doon sa mga legal na proseso dahil ongoing, magpapatuloy yung mga hearing at masigurado yung temporary freedom ko. Hindi dapat tumakita mga boss na pagsuko. Okay? Gusto kong idiin yan sa inyo mga boss. No? At tinitindigan natin na we are exercising our constitutionally protected. Nakasulat, no? We are exercising, ginagamit natin yung constitutionally protected, umalog. Yan. Constitutionally protected, freedom of expression and freedom of speech. Alam niyo mga boss, may nilabas yung Supreme Court recently. Nire-remind yung mga public officials na huwag kayong balat sibuyas. Huwag kayong iyakin. Ba? Limbawa, itong sinampa na kaso sa akin, mga cyber libel, ba? Sunod-sunod yan ang mga cyber libel. Ano ba naman kayo mga politiko kayo? Bakit kayo balat sibuyas? Ha? Bakit kapag nagsasalita sa inyo, yung mamamayan, nagkokomento sa trabaho ng opisina nyo, nagbibigay, nagpapahayag ng kanilang damdamin sa kung paano kayo nagtatrabaho dyan sa mga opisina nyo, pinagkakasuhan nyo. Bakit sa halip na makinig kayo, sa halip na pakinggan nyo yung nire-reklamo na mamamayan ng mga manggagawa, ng mga constituents nyo, tulungan nyo sila, iayos nyo yung trabaho nyo, bakit pa kayo magsasampa ng kaso? Diba? Lagi kong sinasabi mga boss, cyber libel is a tool, is a weapon, diba? Para patahimikin at i-intimidate ang mga kritiko ng mga public officials. Kaya sabi ko doon, may latest post ako mga boss, no? Kung ang habol nyo ay intimidate, takutin at patahimikin ako, pues sorry na lang po kayo, ano? Mali po yung ano nyo, mali po yung tinarget nyo. Bakit? Kasi titindig ako, di ako tatahimik, di ako titigil na magsalita. Diba? Mas mag-iingay pa ako. Diba? Kasi ito ay karapatan nating mamamayan na magsalita at magpahayag ng ating damdamin, lalong-lalo na sa mga public officials. Again, public office is a public trust. Kaya yan mga boss, indicted ako dyan sa cyber libel na yan. So I am informing everyone, di ba? Mga nagtatanong, kumusta na si Eli, kumusta na, ano na nangyayari? Ayan po, may malaking laban tayo legally. No? May malaking laban tayo na hinaharap legal dahil itinaas na sa korte yung kasong hinaharap ko regarding cyber libel. Hindi natin naatrasan to mga boss. Ilang beses na natin to hinarap eh. Ako mismo personal na pumupunta doon sa lungga ng mga nagkakaso sa akin. Ba? Bilang pagpapatunay na hindi tayo natatakot diyan. Bilang pagpapatunay na hindi tayo atras diyan. Ako mismo personal nandoon. Siyempre kasama ko yung lawyer, kasama yung mga legal counsel, di ba? Pero ako mismo personal na nandoon, hinaharap ko yung mga kaso na pinagsasampa nyo. Bilang patunay at pagtindig na hindi tayo takot sa mga kasong pinagsasampa ng mga politiko na 'yan. Ngayon, may mga nagsasabi, tatakbo to si Eli talaga, tatakbo ako. Ako nga ang first nominee ng Kamanggagawa Party List eh. Hindi pa ba malinaw 'yon hanggang ngayon? Nag-file nga kami ng Certificate of Candidacy. Ako ang first nominee ng Kamanggagawa Party List. Kaya pala tatakbo, content creator, anong alam niyan? Hoy, may isa pang content si Banat Bay, nagsabi si Banat Bay, 'di ba? Content creator, tatakbo ganyan, kaya nag-iingay. Talaga, mag-iingay ako. Alam mo, Banat Bay, hindi ka halintulad mo, hindi ko pinagkakakitaan ang TikTok. Hindi ko pinagkakakitaan yung mga content ko. Hindi ka halintulad mo, ha? Makinig ka kung makakarating to sa'yo, Banat Bay. Ha?
Di ko pinagkakakitaan itong mga content ko dito. At bago pa ako mag-TikTok, hoy, ikaw, makinig ka. Unionista ako, vice president ako ng National Federation of Labor. Nag-o-organize kami, nag-u-union kami. Nandun kami sa forefront ng labanan, ng isyo ng mga manggagawa. Kaya pag sinabi namin buwagin ng provincial rate, hindi yan pang TikTok lang, hindi yan pang Facebook lang. Pag sinabi namin ibaba ang presyo ng mga bilihin, hindi pang TikTok, hindi lang pang Facebook yan, hindi lang pang social media yan. Buhay namin yan. Alam namin yan. Matagal namin pinaglalaban yan eh. Nagsampa nga kami ng kaso sa Korte Suprema, hindi kami pinakinggan. Pumunta kami sa Kongreso, di rin kami pinakinggan. Ano pang option na iiwan sa amin? Eh di syempre, lumaban. Diba? Kaya ako mismo, lalaban sa Kongreso. Papasok ako sa Kongreso para ilaban yung provincial rate na yan. Diba? Yan ang kaibahan natin. Kaya yung mga content creator dyan, mga sinasabi nyo, vlogger, content creator, etc. Hoy, excuse me. Bago pa ako nag-TikTok, nasa lansangan, nasa iba't ibang lugar ako, kasama mga manggagawa. Huwag mo ako igaya sa'yo, banat bay. Di ko pinagkakakitaan tong TikTok, di ko pinagkakakitaan tong mga social media. Gaya ng ginagawa mo. Kilala ka naman na ganyan eh. Diba? Oh, ano ngayon? Diba? Tapos, oh, nakita ko rin yung mga video, diba? May bumabanat doon sa ano, may bumabanat doon sa provincial rate. Diba? Sabi, pag nawala ang provincial rate, inflation, etc. Eh napakamali naman kasi ng ano nyo eh, napakamali naman kasi ng assumption nyo eh. Ipinagpapalagay nyo na yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, dependent o nakatuntong saan? Sa sahod ng mga manggagawa. Kung di ba naman kayo mga gunggong, kung di kayo mag-research, diba? May Google na ginawa, libre, mag-research kayo. Hindi sahod ng mga manggagawa ang determinant ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano ang determinant, primary determinant, consideration sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Hindi sahod ng mga manggagawa. Napakataas ng kuryente, napakataas ng utilities, mahal ang transportation cost dito sa Pilipinas. Yan ang dahilan kung bakit nagsaspike up yung prices ng commodities, hindi dahil sa sahod ng mga manggagawa. Napakamali ng assumption nyo. Mag-a-assume na nga lang kayo, mali-mali pa. Diba? Kaya yun dyan sa mga pabor sa provincial rate na yan, diba? Yan yung mga hindi nakaranas na sumahod ng minimum wage. Yan yung mga hindi nakaranas na mabuhay ng minimum wage. Hindi nila naranasan anong buhay ng isang manggagawa. Kaya nasasabi nyo, dapat lang may provincial rate. Kung di ba naman kayo mga gago? Diba? Hindi taon tingin nyo sa mga manggagawa sa probinsya kung yan pa rin ang pag-iisip nyo. Tandaan nyo yan. Kahit anong argumento ibato nyo, hindi uubray sinasabi nyo provincial rate, pabor-pabor kayo sa provincial rate. Assumption na nga lang gagawin nyo, mali-mali pa. Okay? Okay. Ayan mga boss, ang update. Ano? Malaking laban itong hinaharap natin mga boss. Again, magpapiansa tayo no, to ensure our temporary freedom. At meron pang mga kasunod, meron pang mga nakalinya ng mga kaso. Kaya mga boss, humihingi ako ng pangunawa sa inyo kung hindi ko rin nare-replyan yung mga message nyo. Recently, di ako nakakapag-content, di ako nakakapag-reply sa inyo. Dahil nga ito yung inaharap natin na legal battle. Malaki-laki itong mga kalaban natin ng mga politiko. Totoo yung sinasabi ko sa inyo mga boss na hindi natin naatrasan ito. Dedire-diretso natin itong laban na ito. Kahit saan man umabot ito. Ano man yung marating natin, saan man umabot ito, tuloy-tuloy ang laban natin. Sa mga nagtatanong, ano po ba ang bit-bit nyo na party list, kamanggagawa party list? Number 85 po yan, ha? Kamanggagawa party list. Tatakbo ko bilang first nominee, congressman, representative no, sa kongreso ng kamanggagawa party list. Huwag mo kami idama, yan na naman yung mga tanga na mga tawag dito, mga trolls, mga nagtatago sa mga peke nyong account, magsilabas kayo sa tunay nyong account, sasagutin ko kayo. Pakilagay nga mga boss kung saan kayo galing, tapos pakishare tong live natin. Yan, napapanood tayo pareha sa TikTok tsaka sa FB, no? So yan mga boss ang update. 2 weeks, no? 2 weeks tayo na medyo nagpahinga. So ipinapaalam ko sa inyo, tuloy-tuloy na uli tayo, no? Tuloy-tuloy na yung content creation uli natin. Magpapiansa muna ako. Kailangan yung malaman yan, no? Responsibilidad ko yan sa inyo mga boss at responsibilidad ko yan sa mga followers, sa mga nakasubaybay sa atin.
bilang pagkilala sa mga legal na proseso ng bansa natin at siyempre to ensure may temporary freedom. Hindi nagbabago yung sinasabi natin, oh, cyber libel is a weapon para patahimikin ang mga kritiko. Kaya pinupush din natin ang mga decriminalize na yan. Ba? Mga politiko kasi natin, mga balat sibuyas eh. Bakit kapag pagdating sa pangungurakot, pagdating sa paggawa ng katarantaduhan, ang kakapal ng mga balat nyo? Bakit kapag gagawa kayo ng kagaguhan sa mga opisina nyo, ang kakapal ng mga balat nyo? Pag nagnanakaw kayo, ang kakapal ng mga balat nyo? Diba? Pero kapag nagsalita laban sa inyo, umiiyak kayo, mga balat sibuyas kayo. Ganyan na ba inabot natin dito sa bansang to? Diba? Pag criticize ka, iiyak ka, magsasampa ka ng kaso laban dun sa constituent mo. Ganun na ba kayo, mga ganun na ba kabalat sibuyas? Ganun na ba kaninipis yung mga ego nyo? Sa halip na gawin yung trabaho nyo, magsasampa kayo ng kaso. Pwes, hindi ako atras dyan. Ikaw kayo atras yan, mga ulul. Takot sila sa kritisismo. Kung ka manggagawa party list, ha, tatakbo ko. Tatakbo ko bilang first nominee ng kamanggagawa party list. Ano ang plataforma? Bugin provincial rate, itasahod ng mga manggagawa, pababain ang presyo ng mga bilihin. Yun lang, wala nang iba pa. Yun, paki-share, paki-let everybody know that I am here, I am back. Walang atrasan, walang pagtahimik. Diba? Unang kaso pa lang 'to eh. Tayin nyo. Ay, nako. Magbasa tayo ng mga comment. Okay. Ako Bicol party list. O tanga, may nag-ano, may nangangampanya ako Bicol. Kundi ka ba naman din isang ano, isang supporter ng kilala mo ba ako sino ang ano, sino ang nominee? Sino mga tao sa likod ng ako Bicol? Bilyonaryong pamilya 'yan, niyaman ng mga 'yan. Gila, mangampanya ka lang, pwede naman 'yan kung may maniniwala sa iyo, 'di ba? Okay, okay. Kamanggagawa party list tayo, no? Kamanggagawa party list. Yan. Sa lahat po ng gusto ito, maraming nagme-message, maraming nag-tawag dito, maraming nagtatanong. Paano kayo makakatulong sa kamanggagawa party list? Okay? Paano kayo makakatulong sa kamanggagawa party list? Oh? Sa lahat ng gustong mag-volunteer, sa lahat ng gustong tumulong, sa lahat ng gustong sumama sa team ng kamanggagawa, i-search nyo yung kamanggagawa party list sa FB. I-search nyo yung kamanggagawa party list sa FB. Mag-message kayo doon. Meron na rin mga link doon. How to be a volunteer. Mag-fill up kayo ng form para magsama-sama na tayo. Okay? Para magkulukulumpon na tayo, magsama-sama. Nasaan yung mga taga Cavite, Laguna, Batangas? Nasaan yung mga taga NCR? Nasaan yung mga taga Iloilo, Cebu, Eastern Visayas? Nasaan yung mga taga Davao, Jensan? At iba pang mga lugar. Mag-fill up kayo ng form. At doon, eh, makikita nyo papaano kayo po pwedeng makatulong. Kamanggagawa party list. Okay. Ngayon, may mga nangihingi. Tarpaulin, mapulyeto, flyers, material, etc. etc. Alam nyo mga boss, kabilang naman kayo sa mga nag-udyok, di ba? Nag-sul-sul na tumakbo ko. Okay, di lahat tayo magtulong-tulong. Di ba? Kung gusto nyo ng mga soft copy materials, magpa-print kayo. Comment kayo doon, ay mag-ano kayo, mag-message kayo doon sa page. Diba? Bibigyan namin kayo ng link ng mga soft copy materials. Pa-print kayo, dikit nyo sa bahay nyo, dikit nyo sa gate nyo, dikit nyo sa bubong nyo. Kayo bahala, gusto nyo, lagay nyo yung mukha nyo eh. Diba? Kasi dapat kampanya nating lahat to. Lahat tayo magtulong-tulong. Ang campaign period nandun pa, sa February pa. Diba? Nag-raffle na nung nakaraan sa numbers, number 85, ang kamanggagawa. Hanapin nyo na lang yan pagdating ng eleksyon. Ano? Isa na namang may planong magnakaw sa kaban ng bayan. O di boto mo yung mga magnanakaw na. Tanga ka pala eh. Diba?
Boto muna. Doon kayo masaya, di ba? Sinong gusto nyo i-boto? Yung mga artista? Gusto nyo i-boto? Yung mga kung sino-sino lang na nagsisitakbo? Di, boto nyo sila. Wala namang problema dun eh. Diba? I-boto nyo na yung mga convicted. I-boto nyo na yung mga magnanakaw. O, 85 sa balota. Kamanggagawa party list. Si Diwata na. Kapatid, hindi masa ang kalaban. Totoo naman. Pero hindi rin lahat ng masa at manggagawa ay mababait. Diba? Tsaka nakakaintindi. Responsibilidad nating lahat yun, kapatid. Diba? Yan ang gusto nyo, magpakabait. Eh, hindi ako mabait. Yun ang problema. Yun ang kaibahan natin. Okay? 85, kamanggagawa party list. Ano po pet peeve nyo, sir? Anong pet peeve nyo, sir? Aso. Anong pet peeve nyo, aso? Pwede ba na magbumoto sa party list lahat ng resident? Oo. Nation, national ang party list. Okay? Pero isa lang. Isa lang ha, isang party list lang iboboto, kaya mamili na kayo. Mahaba-haba pa naman. Private agency, yes, buwagin na po yan private agency. Alam niyo ang problema sa atin? Di ba may kontraktualisasyon? Di ba may problema tayo sa mga manggagawang kontraktual? Ito kasi ang problema natin dyan eh. Problema na nga yung kontraktualisasyon, mas pinalala pa ng manpower agency. Biruin nyo, putang ina, grabe ginagawa ng mga gagong mga kapitalista, mga management, company management. Sasabihin sa'yo, hindi ka empleyado ng kumpanya. Sasabihin, empleyado ka ng agency. Kita nyo yung kagaguhan yan? Diba? Hindi ka daw empleyado ng kumpanya, empleyado ka daw ng agency. Kita ang kagaguhan ng setup na yan, yung manpower agency na yan. Kaya dapat buwagin niya mga manpower agency na yan para tuluyang masolusyonan ang problema sa kontraktualisasyon. Buwagin pati ang mga manpower agency. Ang daming mga manggagawa sa agency. SM, Robinson, Ayala, ang daming nasa agency. Hindi makuha ng buo yung mga benefits. Hindi na makuha ng buo yung kanilang mga rights and privileges bilang manggagawa. Bakit? Eh kasi nasa agency sila eh. Diba? O dapat buwagin niya yung mga manpower. Yan ang dahilan kung bakit yumayaman ang yumayaman yung mga malalaking kumpanya, tapos pahirap ng pahirap yung mga manggagawa. Madaling tanggalin sa pwesto eh, madaling tanggalin sa trabaho eh, dahil nga nasa agency. Isa pa sa problema natin, di ba, yung gobyerno mismo, napakaraming contractual na mga manggagawa. G-O's. Mga job order, mga contract of service, JOs, EOS. Nangunguna sa kagaguhan yang gobyerno. Tignan nyo, ilan ang JO, COS sa gobyerno. Parang contractual din yan, yung mga JO, COS. Walang benefits, hindi nakukuha ng tama, on time, yung sahod nila. At the mercy palagi, kung kailan lalabas yung sahod, doon na lang. Delayed. Dalawang buwan, tatlong buwan, delayed ang sahod ng mga JO, COS. Walang benepisyo, hindi nakukuha, gaya ng mga regular na empleyado ng gobyerno. Pagkasahod mo, bayad diba? Mo nga lang. Anong masasabi mo kay Diwata? Eh, alam nyo, si Diwata, vendor naman talaga eh. Diba? Ang problema, hindi naman siya yung representante ng vendor party list. Tignan nyo, sino yung nominee? Na fourth nominee nga siya. Fourth nominee si Diwata. Bakit siya fourth, di ba? Tignan nyo yung nominee ng vendor party list, yung number 1, 2, 3. Sino yung mga yan? Mga vendor ba talaga? O baka mga contractor? Tanungin natin yan. Diba? Parang ginamit ng tuloy. Oh, nagagamit si Diwata eh. Ginagamit si Diwata. O di yan ngayon. Magandang gabi mga boss. Pakilagay ko saan kayo galing. Magandang gabi. Pakilagay ko saan kayo galing mga boss. Dalawang linggo lang lumipas, di ka na nagki-kiss break. Dalawang linggo lang lumipas, di na nagki-kiss break. Ito nang ma. Kiss ma. Watching from Singapore. Kamanggagawa party list.
Tamang gagawa, party list. Sa lahat ng gusto mag-volunteer, mag-PM po kayo doon sa page. Saan ka panig? BBM o Duterte? Yan na naman kayo sa ano nyo. Yan na naman kayo sa panig-panig na yan eh. Tanungin nyo sarili nyo. Tanungin nyo sarili nyo ha. Meron bang nagsalita laban sa provincial rate? Categorically ha, sinabi, provincial rate, bubuwagin yung provincial rate. Pag si Satanas, kahit nga si Satanas, pag sinabi niya, Eli, ako, bubuwagin ko yung provincial rate. Publicly, announce niya, paglalaban niya, campaign promise niya, bubuwagin yung provincial rate. Pag si Satanas yan, dun ako kay Satanas. Ganun naman kasimple yun. Oh, tamang gagawa. Hello, Alje. Bakit hindi na isasabatas ang anti-political dynasty? Tanungin din natin mga sarili natin, bakit kaya hindi pumapasa-pasa, ipinagbabawal, no? Yung batas na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Tignan nyo kasi sino mga nakaupo. Diba? Tignan nyo sino mga nakaupo. Di mga galing din sa political dynasty. Mula sa lolo, anak, asawa, panganay na anak, bunsong anak, manugang. Gitnang anak, tito, tita, manugang, putang ina, family incorporated. Ako personally, pag tinanong nyo, tanungin nyo kung ano ang tindig ko dyan. Fundamentally, halimbawa, kung may mga pamilya naman na talagang promang gagawa, naglilingkod ng maayos, tawag dito, nagbibigay ng tamang serbisyo sa mamamayan, sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga manggagawa, at kung siya ay binoboto ng mga kapwa natin, ng mamamayan, di okay lang, walang problema. Pero ang problema natin sa Pilipinas, diba? Halos lahat ng dinastiya, ng dynasty, putang ina, dynasty na nagpahirap sa atin, dynasty na ginawang kawawa yung mga lugar natin. O, kaya, ang tindig ko dyan, yung mga nakaupo na mga dynasty, diba? Yung mga nagahari-harian ng mga pamilya, putang ina nyo pare-parehas. Diba? Ginagawa nyong negosyo, ginagawa nyong kapital, yung politika para makapanatili sa kapangyarihan yung pamilya nyo. Tignan nyo nga itsura. Sino-sino mga pamipamilya nagsisitakbo? Akala mo naman kegaganda ng mga ginawa sa mga lugar na ano nila, na pinamumunuan nila. Eh kung magandang ginagawa, sige okay, boto nyo. Pero ang problema sa mga dynasty natin, sila pa ang dahilan kung bakit kawawa karamihan sa atin. Tignan nyo nga itsura ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Diba? Kiss break muna. Shout out. Halimbawa, yan sa Antipolo. Tang ina. Kita nyo yan sa Antipolo, mga Inares. Ilang dekada na yung mga Inares dyan sa Antipolo. Diba? Kung di ako nagkakamali, mula pa sa lolo nila yan, Inares na dyan. Kahit saan ka mapunta, may letter Y eh. Diba? Ano nangyari dyan sa Rizal? Sa Antipolo? Ano nangyari dyan? Okay, kayo mga taga Rizal, kayo mga taga Antipolo. Diba? Puro letter Y, Inares, 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 Inares. Nung bumaha sa Antipolo, putang ina, bundok bumaha. Diba? Antipolo, bundok na yun, bumaha. Nung tinanong, ano nangyari sa inyo dyan sa Antipolo, sa Rizal? Bakit bumaha? Bakit grabe ang epekto ng baha dyan? Ay, hindi po namin alam. Kita niyong kagaguhan? Di daw alam? Hindi alam? Mayor ka, di mo alam? Governor, pamilya mo, di nyo alam? Eh, bakit pa kayo nandyan sa pwesto? Ha? Ba't pa kayo nasa pwesto? Di nyo pala alam nangyayari sa ano nyo, sa sinasakupan nyo eh. O, ilang dekada na yung pamilya na yan. Hindi lang sa Antipolo yan. Hindi lang sa Rizal yan. Punta ka ng Cavite. O. Rebilla, Rebilla, Rebilla. Yung tatay, senador. Yung asawa, congresswoman. Yung anak, congressman. Yung isa pang kamag-anak, mayor. O, meron pang SB. Ang guna yung bayan member, o. Kita nyo? San pa ba? O, Batangas. Sino ba sa Batangas? Bilma sa Recto. Kita nyo? Yan ang problema sa mga dynasty. Hindi masasawatay ang dynasty dahil yung mga nakaupo sa pwesto, mga dynasty rin. Sila rin mismo ayaw niyan.
sectoral party list, regional, kamanggagawa party list, number 85 sa balota. Boto kita, barangay tanod, thank you. O, tangina, pag nagbarangay tanod, una kitang babatutain. May nagko-comment ang pangalan, user 23456. E gago ka pala, lumabas ka sa tunay mong account. Pag ako naging tanod, user 2356, una kitang babatutain. Tandaan mo yan. Pasakit ka sa mga, ano mo, sa pamilya mo. Wala kang alam, kundi manggulo. Oh. Eli Portanod. Oh, sige, babatutain. Una kitang babatutain. Kala mo. Una kitang isasakay sa mobil. Bakit? Minamaliit mo mga tanod? Gago ka pala eh. Minamaliit ng viewer natin yung mga tanod, mga boss. Oh. Mga boss, oh, minamaliit yung mga tanod. Ginagawa mong humor, ginagawa mong katatawanan yung mga tanod, ha? Okay lang, sige, boto nyo for tanod. Una kitang isasakay sa barangay mobil. User 2356. Una tayo, harap sa Lupon. Kala mo, ha? Lupon. Lupon tagapamayapa. Harap kita. Oh, user 2356, iyaharap kita sa Lupon tagapamayapa. Paliwanag mo sarili mo doon. Makulit ka, ha? Oh, pakilagay kung saan kayo galing mga boss. Kiss break daw. Pakilagay kung saan kayo galing mga boss. Pakishare tong live natin. Malapit na mag-alas 10. Matatapos tayo ng alas 10. Okay. Watching from Davao City. Oh, sige. I love you. I love you, mga boss. I love you. Kamanggagawa party list. Oh, may nangangampanya. Iba-iba mga party list, oh. Oh. Sige, mangampanya lang kayo. Kampanya yung mga party list nyo. Oh, ayun, oh, may nagko-comment doon sa labas, umisigaw, wala naman laban yung party list na yan. Oh, iboto nyo yung mga party list na gusto nyo iboto. Pero kung ayaw nyo sa mga kupal, number 85 ka manggagawa. Okay? Yung mga party list na gusto nyo, sige, pagboboto nyo sila. Pero kung ayaw nyo ng provincial rate, number 85 ka manggagawa tayo. Okay? Hello sa mga taga Laguna, Cavite, Batangas, Rizal, Quezon. Hello sa mga taga NCR, lahat ng syudad sa NCR. Okay? Hello sa... Dami-dami na naman natin, oh. Kakabalik ko lang, dami na natin. Oh. Mga gago at tanga ang bumuboto sa magnanakaw at bangag. Oh. Watching from Iloilo. Kinalbo na Barney. Oh, hello sa mga rig. Watching from Laguna. Suporta kami mula sa jeepney operator, driver, pampublikong transportasyon. Salamat! Oh, buong Laguna, hello sa inyo. Full support kaming mga construction worker, sabi ni Abdel Rahman Mabutas. Ay, mabuhay kayo! Mabuhay kayo mga construction worker! Watching from San Jose del Monte, Bulacan at full support kaming mga construction workers sa Kamanggagawa party list dahil alam namin karapatan namin ang itinitindig nyo. Mabuhay mga construction workers. Yung construction worker solidarity, CWS party list, hindi naman mga construction worker nandun eh. Banat na naman tayo eh. Tapos isa cyber libel nyo na naman ako. Wala pa bang susunod na episode ng podcast? Eh, alam nyo nga, dahil nagka-problema, mag-shooting pa lang, okay? O, yung mga nanonood sa podcast ng Politikang Ina Mo, paki-check nyo po yan sa YouTube, sa YT, okay? Politikang Ina Mo podcast. Magre-release kami ng bagong episode. Shout-out from Tondo, Manila. Mabuhay kayo, mga taga-Tondo. Kumusta na kaya yung PhilHealth? Eh, ganun pa rin. Yun pa rin ang problema dyan sa PhilHealth na yan. Oh, sa mga taga Manila City, ha. Oh, yung mga kakapanood lang ngayon. Sa mga taga Manila City, sino ba 'yung nagkaso sa akin? Si Dr. Martin Pangan, Dr. Pox Pangan. Kilala diyan sa Manila City, City Health Officer niyo 'yan. Oh, hindi ako takot sa iyo. Tandaan mo 'yan. Balat sibuyas ka. Magpapiansa ako, antayin mo. Hello mga boss, magandang gabi. Idol, expose mo yung vendor party list. Oo, tignan nyo yung nominee ng vendor party list. Hindi vendor yung number one dun. Aralin nyo ba, boss? Aralin nyo. Eh, bakit ba kasi kayo inaasa nyo lahat sa akin? May Google, may Facebook. Kapag hindi naman tunay na ano, nasa sektor, eh, alam na yun. Hello po, from Rome, Italy. Dami, oh.
Yan, yan. Dami natin. O sige na mga boss, pakitantad ng top, pakitantad ng share. Kamamagagawa party list number 85. Yan. Salamat, salamat. Tama, o yan o. Kamanggagawa party list number 85 tayo, number 85 ha. Tatandaan niyo yan, isa lang ang iboboto. Tatandaan niyo yan mga boss ha. O sige na mga boss, alam kong gumagabi na, may pasok pa bukas. O ganito ha. Kiss break daw. Ganito mga boss. Lagi ko sinasabi sa inyo. Ano man abutin natin, saan man makarating, tuloy ang laban. Maraming salamat sa mga nagme-mensahe ng concern nila. Nangungumusta, buhay pa ba ako? Ano nangyayari? Maraming salamat sa inyo mga boss. Malaking laban itong hinaharap natin legally. Hindi natin sasabihin na madali ito. Pero ang sigurado, dire-diretso tayo makikipaglaban. Hindi natin naatrasan ito. Na-indict man ako dito sa unang kaso na cyber libel na sinampa laban sa akin, lalabanan natin to. Kasama yung mga lawyer, kaibigan nating lawyer, kasama yung mga kaibigan ng mga supporter natin. Ilalaban natin to hanggang maibasura itong mga kasong sinampalaban sa akin. Okay? Pagpaumanhin nyo mga boss kung ngayon lang nagparamdam. Bukas ulit, magla-live tayo, pakisabi sa mga tao, pakisabi sa mga kaibigan, supporter natin. I am back, Eli is here. Hindi ako atras, walang atrasan, tuloy-tuloy ang laban. Tumatakbo ko bilang first nominee ng Kamanggagawa Party List number 85. Sa lahat ng gusto mag-volunteer, paki-search na lang po sa FB Kamanggagawa Party List. Mag-message po kayo doon. Mag-fill up po kayo ng volunteer form. Wala po akong ibang pangako sa inyo kundi buwagin ng provincial rate, pababain ng presyo ng bilihin, itaas ang sahod ng mga manggagawa. Yun lang. Paulit-ulit, mangungulit ako dyan. Okay? So maraming salamat. Bago tayo magtapos, pwede po bang pakilagay kung saan kayo uli galing? Paki-comment, paki-chat kung saan kayo galing, anong lugar nyo. At magpahinga na tayo. Shout out JB, shout out sa inyo. Pasay, Laguna. Laban kong Eli, Kamanggagawa Party List. Saludo po sa iyo. Alisin ng agency, Malaybalay, Ilocos, Surigao del Sur. Support ka namin. Maraming salamat sa inyo. Sa mga Ilocano na imbag na rabi, kada kayo amin, Apo. Sa mga taga-Bisaya, maayong gabi, maupay nga gabi sa inyo. Bulacan, hello mga boss, magandang gabi, watching from Makati City. Sa mga taga-Hong Kong, Taiwan, sa mga taga-Italy, hello, magandang gabi sa inyo. Sa mga OFW natin, sa UAE, Qatar, Kuwait, mabuhay kayo mga boss. Okay, Malolos, Bulacan, Calamba, Zamboanga, magandang gabi sa inyo, maraming salamat mga boss. Okay? Tatandaan nyo, number 85, Kamanggagawa Party List. Okay? Maraming salamat, magandang gabi sa inyo mga boss. Kamanggagawa Party List tayo, okay? Mabuhay. Love you mga boss. Bukas ulit. Bukas ulit. Bye-bye.